Malamig. Malamig, malamig. Ano ba? Pwede yung piso. Malamig. Wala sabi. Ali, Ali. Kalamansi na yan. Ali. Bili-bili kayo. Bili, kalamansi. Dito, kalamansi. Unahinyo, ha? Lang. 30 pesos, bis. Murang-murang ako yan. Malamig. Aray! Aray! What's up mga tol? Naalala nyo pa kaya ang sikat na batang child actor noon na si Atong Redillas? Sa video ito mga tol, alamin natin ang kanyang buhay at kukumustahin natin siya kung ano nang meron siyang buhay ngayon. Tara! Si Ryan Redillas o kilala sa tawag na pangalan, Atong Redillas ay ipinanganak noong September 11, 1982. Bago pa man nakilala at sumikat noon sa mundo ng showbiz ang batang si Atong Redillas bilang isang child actor, ay nagumpisa muna siyang makilala noon nang sumali nga ito sa Etbulaga sa Little Mr. Pogi noong 1987. Pasalamatan ko po si Jesus at saka po magpapasalamat po ako sa aking mga magulang kasi po sila ang gumasto sa akin. Simula nga noon ay nagtuloy-tuloy na ang proyekto ni Atong Redillas at napasama na nga ito sa maraming pelikula noong 1980s hanggang 1990s. Ilan nga sa mga pelikula kung saan siya ay tinampok ay katulad ng mga pelikulang Daigdig ni Elias Panike noong 1989, Darna noong 1991, May Pulis sa Ilalim ng Tulay noong 1989, X-Army noong 1988 at marami pang iba. Ano yun? Ako si Hepe, lasing na naman. Para ka naman bago rin sa bayan natin. Loko yun eh. Siguro may nakita na namang gayuhan. Bagong salta. Nang sumali naman ang actress host na si Camille Prats sa Little Miss Philippines noong 1990 ng Itbulaga ay si Atong Redillas nga ang isa sa napiling score niya noon. Kilala rin si Atong sa kanyang papel sa isang iconic sitcoms na John and Marcia bilang bunsong anak ng mga tauhan Nina Dolphy at Nina Blanca. Nung humina naman ang mga proyekto at paggawa ng mga pelikula ni Atong Redillas noon ay pag-aral naman ang kanyang inatupag at pinagtuunan ng pansin noon. At dahil nga sa kanyang sipag at dedikasyon para makapagtapos sa kanyang pag-aaral na kahit na ay sikat ito at nasa mundo ng showbiz, ay nag-graduate nga siya bilang isang cum laude na may degree na BE Art Studies sa University of the Philippines. At base pa nga sa article ng GMA Entertainment, ang former child actor noon na si Atong Redillas ay isa ng professor sa UP Manila ngayon. Noong 2014 naman ay ginawad naman kay Atong Redillas ang isang award na Counselor Artist of the Year. Sa ngayon mga tol ay kasalukuyang nagtuturo pa rin ang sikat na child actor noon na si Atong Redillas bilang isang professor sa UP Manila. At active nga rin ito sa kanyang Facebook page na palaging naglalive nga ito. Mapapansin at makikita nga rin kay Atong Redillas na masayang masaya na ito sa kung anong meron siyang buhay ngayon na namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Napasalamatan ko po si Jesus at saka po magpapasalamat po ko sa aking mga magulang kasi po sila ang gumasto sa akin. Kung ano pong mga dapat natin gawin, unang-una po, kailangan po mag-comment kayo. Hi, hello, shout out. Oo, kailangan nyo mag-comment para hindi naman ako mukhang tanga dito. Magmumukha akong tanga kapag wala akong kausap dito. So, kung hindi naman po kalabisan sa mga nanonood, comment, shoutout, yeah. Tapos mag-participate po kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Tandaan po, kagaya nga po ng sinabi ko, please comment po para malaman ko na nanonood kayo. Kasi dito sa StreamYard, ito po ay libre. Libre lang po kasi yung ginagamit kong StreamYard. Kaya, yan, hindi natin magamit yung todong power niya. Ayan, maraming salamat sa mga nag-views.
Oo. At please comment, like, and subscribe. Walang subscribe dito. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ako po si Atong. At Redilias po ang apelyido ko. Hindi pa rin po naman nagpapalit kasi yun yung yun yung unfair sa lalaki. Parang pag sa lalaki ka, hindi ka nagpapalit ng apelyido. So ako pa rin po si Atong Redilias. Pabuntis man ako o hindi, si Atong Redilias po rin ako. Pangarap ko pa rin po maging child actor. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun, pero pangalan ko pa rin maging shot doctor. Ayan na! Dahil usap-usapan ngayon ang mga kasinungalingan noong nakaraang eleksyon na hindi natupad, sasabihin ko sa inyo ang mga pangako, huwag nyo nang paniwalaan. Tara, hindi ito masakit. Dadaan-dahanin ko. Atong alam, sinungaling. Scientific name, Rodrigo Duterte Duterte. Ito ang mga kasinungalingan, huwag nyo nang paniwalaan. Una, kapag sinabi sa iyong hindi na ako titingin sa ibang babae. Hindi totoo yun. Meron ka na ba nakitang lalaki? Ipapalit ng tingin kapag may nakitang maganda. Paniwalaan mo lang kapag bulat ang nagsabi mo. Pangalawa, sabutin. Kapag sinabihan kang walang mangyayari, magkukwentuhan lang tayo. Hindi rin totoo yun. Kung magkukwentuhan lang, bakit may dala siyang energy drink? Ano yun, magja-jogging siya habang nagkukwento? Pangatlong kasinungalingan, bakit hindi na lang tayo magdebate? 30%. So bago ko pala tapusin ang ating video ngayon mga tol, nais ko lang siya shoutout ang ilan nating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta at nanonood. So hanggang dito lang tayo mga tol, maraming salamat sa patuloy na panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat. Paalam!